sa kanya. Masakit sa damdamin ko. Ako kakain ng mga apo ko, hindi. Hindi po pwede yun. Kahit na nagalit kayo sa akin, talaga ibibigay ko sa mga apo ko dahil mga apo ko naawa ko. Dahil si, alam niyo naman, pag nagbigay kayo, huwag niyo nang ipabayaan niyo siya kung saan niya. Ibigay niya kay Gloria Diaz yun. Siyempre, bago ko kainin sa mga apo ko muna. Naintindihan po namin, Aling Sedes. At hangad naman namin dito sa face-to-face na kayo pong anim ay magkaayos. Gusto lang natin po malaman mula sa ating trio tagapayo. Attorney, sa palagay po ninyo, paano maayos yung ganitong sigalot na walang pagkakaunawaan, walang pagbibigayan? Alam mo, symbiotic dapat yan, ano? Kung ang biyanan, walang kakayanan, tungkulin ang manugang at anak na suportahan si biyanan. Si biyanan naman, kung meron na siya, tungkulin niyang suportahan ang mga apo. Nasa batas yan. Kaya huwag kayong magdamdam kung ba binigyan niya sina si biyanan, ibinigay sa ibang apo na walang-wala, tungkulin ang dakilang ina yon. Kalingain ang apo. Kalingain ang mga anak. Huwag tayo magdaramdam, huwag tayo maiinggit sa binibigyan dahil mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Maraming salamat, Attorney Father. Yes, charity begins at home. Naririnig natin na maraming ulit yan. Pero ang sanayin tayong gawin itong ang kawang gawa ay nagsisimula sa loob ng pamilya. Minsan nalilimitahan tayo nung bakit tila yon mas tumanggap ng mas malaki kaysa sa akin. Ang nakita ko sa narinig kong pagbabalikan ng usapan sa pagitan ng mga manugang at biyanan, yung manugang na may kakayahan, nakapagbibigay sa kanilang biyanan, kung naibigay ninyo sa kanya yon, magpasalamat kayo kung nagawa niyang ipagkawang gawa uli yon para sa iba na miyembro din ng inyong pamilya na mas nangangailangan siguro ng ganung dagdag na tulong. Magmalaki na kayo o maganda na ang inyong loob kung yun ay nagawa ninyo sa inyong biyanan, nabibigyan nyo siya ng pagkakataon pang tumulong. Hindi ba magiging karangalan po para sa inyo yon? Bahagi ako na naging pagtulong ni nanay o ng aking biyanan para sa aking pamilya ko na rin, miyembro na rin ng aking pamilya na maaaring kailangan yung ganong pagtulong. Maraming salamat, Father. Doktora? Relationship ng isang magbiyanan, katulad ng iba pang relasyon, ay may ups and downs. So may mga pagsubok yan na pinagdadaanan at pinagsisikapang maayos. Ang bawat relasyon ay dapat na may give and take. So katulad ng may mga action man ang biyanan ninyo, no, na hindi ninyo gusto, pero the fact remains na siya ay isang nanay na nagmamahal sa kanyang anak. At isa siyang lola na nagmamahal sa kanyang mga apo. So, ang isang magandang bagay na magagawa natin bilang mga manugang ay ipakita ang appreciation sa kanyang mga pagsisikap. Maraming salamat sa ating trio tagapayo. Narinig na po natin ang kanilang mga reklamo at hinaing kay Aling Sedes. Pagkatapos po ng lahat ng nasabi ninyo, siyempre, gusto rin naman po namin dito sa face-to-face na magkaroon ng pagkakataon na kayo ay magkaroon ng pagkakasundo. Kung nasa puso ninyo po ang patawarin ng isa't isa, tatanggapin po namin. Kung hindi rin naman po, tatanggapin din po namin. Pinapatawad po sila. Wala akong magulang na hindi nagpatawad sa anak. Kahit na masama sila sa akin, kahit na minamasama nila sa nila ako, mahal ko pa rin sila at saka papatawarin ko sila. Magkamali man sila, papatawarin ko sila. Bago pa kayo nakahingi ng tawad kay Aling Sedes, sinasabi na niya na pinapatawad niya kayo. Lalo naman ako. Mahal na mahal ko yung bilang na yan, sa totoo lang. Lalo rin ako dahil ako wala natin mga magulang ko. Mahal na mahal ko rin siya. Kaya nanay, ano lang po ang mga nasabi ko sa inyong hindi maganda, napasyansyaan nyo na po. Hindi ko lang po talaga kagusto ang magbitaw sa inyo na po. Kasi nakang hindi maganda, kaya lang talagang napasyansyaan nyo na lang po. Kaya naman ka, ikaw minamagdaba ko. Aling Lilet? Wala akong galit sa biyanan ko.
na unang nanggaling, hindi pa man sila humihingi ng tawad, aba, pinatawad niyo na po sila. Kaya... Hans! Ano na, ang mga sausawero natin, may mga umiiyak akong nakikita. Ano na ang final vote? Sa pula o sa puti? Ano bang boto, sausawero at sausawera? Siyang, mukhang unanimous, pula. Kasi nagkabati-bati naman eh. Oo nga, alam mo, nakakatuwa din dahil kahit papano, nagkasundo si Monster Bienan at ang kanyang mga manugang. Alam niyo po, isang malaking kalbaryo nga raw ang pinagdaraanan ng bawat tao na may asawa bago makuha yung kiliti ng kanilang Bienan. Iba nga, kailangan, bigyan mo ng konting regalo, sumipsip ka ng konti, pero paano kung humahantong sa ganitong kalalang sigalot gaya po ng napanood natin ngayong araw na ito? Hindi hahantong sa matinding bangayan ng isang problema kung sa simula pa lang po ay pinag-uusapan na ito ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil sa pamilya po, doon tayo kumukuha ng lakas sa pagharap sa ating buhay sa araw-araw. Kaya kailangan gawin natin maayos ang relasyon sa ating pamilya dahil dito po nagsisimula ang kaligayahan ng bawat tao. At habang buhay, ang ating mga magulang at mga bienan, sabihin natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal at kung gaano sila kaimportante sa atin bago maging huli ang lahat. Naku mga ka-face to face, bukas isa na namang nagbabagang balitaktakan at sagupaan po ang mapapanood nyo. Kung ano yon, panoorin po nito. Problema. Pwede mong tawanan pero hindi mo yan pwedeng talikuran. Kaya kung may problema ka, magsabi ka, pag-usapan natin face to face. Face to face.